Movie recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang crime comedy film na Nailed. Tara na't panoorin natin. Sa tabi ng kalsada sa gitna ng isang malawak na bukirin, nakatira ang mag-asawa na nagmamay-ari ng isang vulcanizing shop. Dito dumadaan ang mga truck papunta sa construction site. Nawalan na ng pasensya si Jago na may-ari ng shop dahil sa alikabok na idinudulot nito sa kanilang pamumuhay at pagnenegosyo. Pinuntahan niya ang site upang sabihin sa mga nangangasiwa na sa ibang kalsada na lang padaanin ang mga truck nila. Gayunpaman, di sila pumayag dahil lalayo ang ruta at kokonsumo ito ng mas maraming diesel. Hinanap niya ang manager ng proyekto ngunit pinigilan siya ng mga nangangasiwa hanggang sa mabangga niya ang anak ng may-ari ng proyekto. Tinanong ng may-ari kung sino ang lalaki, sumagot si Jago na siya ang may-ari ng vulcanizing shop habang bit-bit siya ng mga trabahador. Dahil sa panggugulo, dinala siya sa presinto. Sinabi ni Officer Park sa kanya na huwag niyang isisi sa developer ang paghina ng kita ng shop niya. Bukod dito ay kumpleto ang permit ng proyekto. Nabanggit pa ng isang pulis na balibalita na binebenta na ng biyanan niya ang lupang tinitirikan ng shop niya. Nagpintig ang tenga niya sa narinig. Pauwi ng bahay, nadaanan niya ang pickup truck na nakatigil sa tabi ng kalsada. Chinek niya ang makina nito. Sinabi ng may-ari na nagpayo si Mr. Moon na ibenta na lang sa junk shop ang pickup truck niya. Sumagot si Jago na palitan lang ang balbula at magagamit niya pa ito ng ilang taon. Agad tinawagan ng lalaki si Mr. Moon upang sabihin na balbula lang ang kailangan at tatakbo na ulit ang sasakyan niya. Samantala, si Sun Yong na asawa ni Jago ay tinawagan ng Home TV Shopping upang kanselahin ang order niyang damit dahil kulang ang pera niya pambayad dito. Pagdating ni Jago, tinanong niya ang asawa kung totoo ba ang balita na ibebenta na ng ama niya ang lupang tinitirikan ng bahay at shop nila. Sinabi niyang oo, dahil hindi na raw nababayaran ang 1 milyar ng lupa. Nainis si Jago dahil wala rin siyang magawa at mahina ang kita ng shop nila. Nagpunta siya sa isang tindahan para magpahangin. Gusto niya mang uminom ng beer, kulang ang pera niya kaya't sinauli niya ito at pinakamurang sigarilyo na lang ang binili. Ilang saglit pa, binigyan siya ng beer ni Yunmi na apo ng matanda na napalapit na sa kanya. Di pa man nauubos ang beer, tinabig ito ng sigang head ng asosasyon nila at may-ari ng auto repair shop na si Mr. Moon. Nagalit si Mr. Moon sa kanya dahil nabisto niya ang panluloko nito sa may-ari ng pickup truck. Naubos ang pasensya niya kaya't nilabanan niya ito. Kaarawan ng biyana ni Jago, napahinto siya sa tapat ng pinto nang marinig ang usapan ng mag-ama. Sinisisi ng ama ang anak na si Sun Yong dahil mas pinili nito si Jago na mahirap lang kaysa kay Mr. Moon na mayaman at maraming negosyo. Pinapaalis na silang mag-asawa sa lote niya sa loob ng isang buwan. Dahil sa narinig, hindi na tumuloy si Jago, sinipa niya ang cake na dala at umuwi na lang pabalik ng bahay. Kinagabihan, may customer na naplatan ng gulong. Sinabi niya sa may-ari ng kotse na palitin na ang gulong nila. Pinalitan niya ang 2 gulong sa halagang $500. Napailing ang lalaki sa sobrang mahal ng singil niya. Sinabi niya na kasama na ang labor at extra cost sa presyo dahil nagmamadali sila. Pag-alis ng customer, tinignan niya muli ang bakal na tumusok sa gulong ng kotse tapos ay chinek niya ang kalsada kung may iba pang bakal na nagkalat. Maya-maya lang ay dumating ang asawa niya at ibinigay ang kinita para sa mga bayarin nila. Dis oras ng gabi, hindi siya makatulog, naisip niya na ang sanhi ng pagkakaflat ng gulong ng kotse ay dahil sa mga nalaglag na bakal mula sa dumadaan na truck. Para dumami ang magpapa-vulcanize sa kanya, sinadya niyang ikalat ang matutulis na bakal sa kalsada. Kinaumagahan, nagbunga ang modus niya. Sinabi niya na naman sa customer na hindi na kayang tapalan ang butas ng gulong at kailangan ng palitan ito ng bago. Di na nagdalawang isip ang government official dahil marami itong pera. Nagtataka siya kung bakit wala nang nabiktima ang ikinalat niyang bakal. Nagmanman siya sa kalsada, napansin niya na pagnadaanan ito ng malalaking truck, tumatalsik ito o nayuyupi lang. Kinagabihan, binaluktot niyang muli ang mga bakal na nayupi at muling ikinalat sa kalsada. Alam niyang mali ang ginagawa niya kaya't madali siyang nagugulat sa konting kaluskos. Pagbalik nila sa bahay, sinabihan siya ng asawa na nababaliw na siya at maaari siyang makulong sa mga kalokohan niya. Nangatwiran si Jago na bakit siya makukulong eh hindi naman nakulong si Officer Park na nireport niyang tumanggap ng suhol. Nireklamo niya rin ang golf course na makakapinsala sa paligid pero wala man lang pumansin dito. Sinabi niya pa na mayayamang turista at tiwaling opisyal ng gobyerno ang madalas na dumadaan sa tapat nila. Barya lang sa mga ito ang pagpapalit ng gulong.
Nakiusap siya sa asawa na suportahan siya hanggang sa mabili nila ang lupang tinitirikan ng bahay at shop nila. Para hindi makadisgrasya, naglagay siya ng karatula sa tabi ng kalsada para bumagal ang takbo ng mga sasakyang dumadaan. Sa una ay tutol si Sun Yong sa mga pinaggagawa ng asawa. Gayunpaman, nang malaman niyang malaking pera pala ang kikitain nila, natuwa na rin siya at sinuportahan ang modus ng asawa. Isang araw, nabiktima ang developer ng pain na nilagay nila sa kalsada. Walang option ito kung hindi ang ipagawa ang sasakyan sa kanila. Habang naghahantay ang babae, bumili siya ng stuffed toy para sa anak niya. May kinikimkim na galit si Jago sa developer kaya't siningil niya ito ng mahal. Walang nagawa ang babae nang sabihin ni Jago na ibabalik niya na lang ang dating sira ng sasakyan at ipagawa na lang ito sa iba. Nagwika naman si Sun Yong na cash lang ang tatanggapin nila. Desmayadong kinuha ng babae ang pera sa likod ng kotse at binayaran sila. Nag-iwan ito ng salitang, "Di kayo makakaahon sa putik sa mga pinaggagawa ninyo, sabay alis." Kinagabihan, umira lang inggit ni Sun Yong sa developer at gusto niya ring mamuhay kaparehas nito. Dahil dito naging masigasig sila sa paglalagay ng spikes sa kalsada. Ilang saglit pa, nakita nilang may paparating na patrol car kaya't itinabi nila ang mga pain. Nataranta at natakot sila dahil maraming tinatanong si Officer Park. Nang tanungin ni Sun Yong kung saan sila nanggaling, sumagot ang asawa ng pulis na galing sila sa reunion ng pamilya. Nabaligtad ang sitwasyon ng questionin ni Jago ang pulis kung bakit dala nila ang patrol car sa personal na lakad. Di na nagtanong ang pulis at umalis na lang. Kinabukasan, sinabi ni Jago sa asawa na maglelo muna sila ng ilang araw at baka mahalata na ang ginagawa nila. Dahil walang magawa, nilibre ni Jago ng ice cream si Yunmi, tapos ay pinasyal ito. Habang si Sun Yong naman ay nagpa-parlor. Nagbulungan ang mga marites sa likod kung paano siya naka-afford magpa-parlor eh mahirap lang siya. Samantala, sa auto shop ni Mr. Moon, nag-usap-usap naman ang mga parites tungkol kay Jago na nagawang bayaran ang lahat ng utang niya at umorder ng maraming gulong. Nagtataka sila kung saan siya kumukuha ng pambayad, para mas dumami pa ang customer. Sinabi ni Sun Yong sa asawa na kailangan nilang ibaon ang pako sa kalsada dahil nililipad lang ang nilalagay nila pag may dumada ang truck. Sumang-ayon si Jago at nagdala ng pangbutas. Matapos butasan ang daan, nilagyan muna nila ito ng tux tapos ay ibinaon ang pako. Sumunod na eksena, dumating ang mga investigador sa bahay ng developer dahil nakidnap ang anak nitong babae. Di pa matukoy ng mga pulis ang kidnapper. Tinanong ng investigador ang may-ari kung may nakaalitan ba siya sa negosyo. Wala itong maisip na may galit sa kanyang business partner o kakumpetensya sa business. Nang may kinuha ito sa bag niya, nalaglag ang stuffed toy na binili niya kay Sun Yong. Napaisip siya na maaring ang mag-asawa ang dumukot sa anak niya. Nag-usap-usap ang mga pulis sa presinto. Sinabi ng investigador na arestuhin si Jago ngunit nagsabi si Chief Min na hindi maaari dahil wala naman silang ebidensya o testigo na magtuturo sa mag-asawa. Nagpumilit ang investigador sa pagsasabing iimbitahan na lang ito sa presinto habang si Officer Park naman ay may suspetya sa mag-asawa dahil nakapagbayad ito ng malaking utang at nakita niyang nagagala ang mga ito sa labas 10 oras ng gabi. Kinagabihan habang umuulan, nagtatalo ang mag-asawa kung maglalagay ba sila ng pako o hindi. Ilang saglit pa dumating ang mga pulis para arestuhin si Jago. Maraming tinanong sa kanya ngunit wala silang makuhang sagot sa kanya dahil wala siyang kinalaman sa krimen. Kinabukasan, hinalughog ng mga pulis ang bahay at shop niya upang maghanap ng anumang ebidensya ngunit wala silang napala. Sa presinto, sinabi ng investigador na maaaring may kasabuat si Jago sa krimen. Ayon sa impormasyon nila, nag-iisa lang ang kapatid nito na nakatira sa Pilipinas at wala nang ibang kamag-anak na nakatira sa Korea. Kinagabihan, pinauwi na siya ng mga pulis. Sinabay siya ni Chief Min pauwi ng bahay. Sinabi nito na maimpluwensya ang magkapatid na Officer Park at Mr. Moon. Pinagalitan niya ito na huwag nang makikialam sa mga maimpluwensyang tao at manahimik na lang siya kung wala siyang koneksyon. Di na lang siya kumibo at kinimkim ang galit. Samantala, naniniwala pa rin ang magkapatid na sina Mr. Moon at Officer Park na ang mag-asawa ang kidnapper, dahil sa laki ng pera nila. Nagkasundo ang magkapatid na manmanan ang kinikilos ng mag-asawa. 10 oras ng gabi, napansin ni Mr. Moon na lumabas si Sun Yong. Nakita niyang nagbubutas ito ng daan. Pag-alis ni Sun Yong, chinek ni Mr. Moon kung anong meron sa kalsada. Ilang saglit pa, natapakan niya ang pako na nilagay ng mag-asawa.
Isang araw, nakatambay si Mr. Moon sa tindahan ng matanda, sadya niyang inabangan si Sun Yong upang kausapin ito. Hanggang ngayon ay may gusto pa rin si Mr. Moon sa kanya. Sinabi niya kay Sun Yong na alam na niya ang modus nilang mag-asawa at malamang ay nagtataka siya kung bakit hindi niya pa ito nire-report sa mga pulis. Blinackmail siya ni Mr. Moon sa pagsasabing, magkita sila kung gusto niyang malaman ang dahilan. Kinagabihan, habang nakahiga ang mag-asawa, di makatulog si Sun Yong. Tinanong niya ang asawa kung ano ang gagawin nila kapag may nakaalam ng modus nila ngunit di pa ito nire-report sa pulis. Sinabi ni Jago na titigilan na nila ang modus kapag may nakaalam. Kinabukasan, umalis ng bahay si Sun Yong nang hindi nagpapaalam upang makipagkita kay Mr. Moon. Sa takot na makulong at bumalik sila sa kahirapan, nagpatuknak siya kay Mr. Moon upang manahimik ito at huwag magsumbong sa pulis. Pagbalik niya, nagtataka si Jago kung saan siya nagpunta. Ipinaalam niya sa asawa na nag-shopping siya. Habang nakahiga, umiiyak siya at hindi makatulog sa nagawa niya dahil lang sa pera. Kinaumagahan, habang inaayos ni Jago ang gulong ng kotse, may isang sasakyan ang naaksidente at nahulog sa palayan dahil sa pakong nilagay nila sa kalsada. Agad tumakbo si Jago sa kinaroroonan ng kotse. Inuna niyang tanggalin ang mga pako na ibinaon nila sa kalsada bago pa dumating ang mga imbestigador. Gayunpaman, natigilan siya nang makita ng driver na tinatanggal niya ang pako na dahilan ng aksidente. Ito ay ang opisyal na nagpapalit sa kanya ng gulong. Nagtataka siya na imbis na siya ang tumakbo dahil sa kasalanan niya, ang opisyal ang tumakbo palayo. Tapos ay narinig niya ang boses ng bata na nasa likod ng kotse. Lumalabas na ang opisyal pala ang kumidnap sa anak ng developer. Pagdating ng mga pulis, inakala ng lahat na si Jago ang nagligtas sa batang babae. Ilang saglit pa ay dumating ang media sa bahay nila upang interviewin sila. Naging mas maigi ang kanilang pamumuhay dahil nabili niya na ang bahay at lupa na tinitirhan nila. Bumili rin sila ng magarang kotse. Patuloy nilang ginawa ang masamang gawain nila upang patuloy silang mamuhay ng marangya at mabili ang gusto nila. Nagtayo sila ng auto shop, makikitang malaki na rin ang pinagbago ng buhay ng mag-asawa. Pati ang ugali nila ay nagbago rin. Naging matapobre sila at sumobra ang kayabangan. Habang umiinom siya ng beer sa harap ng tindahan, nakita niya ang pulis na humahangos. Ipinaalam nito sa matanda na nabangga ng kotse ang apo niyang si Yunmi. Agad niyang pinuntahan ang ospital upang alamin ang kalagayan ng bata. Narinig niya na nawala ng kontrol ang kotse nang sumingaw ang gulong nito kaya't nakasagasa ang driver. Nakukonsensya siya dahil nangyari ang aksidente sa kalsada kung saan sila naglalagay ng pako. Ilang saglit pa, dumating si Mr. Moon sa ospital. Galit na hinarap siya nito at tinatanong kung anong ginagawa niya sa tapat ng ospital. Sinabihan niya itong umalis na at gusto niyang mapag-isa. Di nakatiis si Mr. Moon at sinabihan siyang nakabutis ka na naman ng gulong. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang malaman na matagal nang alam ni Mr. Moon ang modus nila. Naalala niya noong gabi na tinanong siya ng asawa kung anong gagawin nila kapag may nakaalam ng modus nila. Napagtanto niya na may ginawa ang asawa niya dahilan upang hindi magsumbong si Mr. Moon sa mga pulis. Pauwi ng bahay, naabutan niya sa kalsada ang asawang naglalagay ng butas. Binusinahan niya ang asawa tapos ay patuloy na pinaingay ang kotse gamit ang ulo niya na inuumpog sa busina. Pagdating sa bahay, kinuha niya ang titulo ng lupa para punitin ngunit pinigilan siya ng asawa. Sunod niyang kinuha ang box para sunugin ang perang laman nito. Patuloy siyang pinigilan ni Sun Yong. Sinabi nito kay Jago na hindi mo alam ang ginawa ko para kitain ang lahat ng perang ito. Di matanggap ni Jago ang ginawa ng asawa. Naging ganid na sa pera si Sun Yong, sinabi niya na ang nangyari na ay di na mababago, ituloy na lang natin ang modus para kumita pa ng mas malaking pera. Sa huling yugto ng pelikula, di matanggap ni Jago ang ginawa ng asawa kaya't hiniwalayan niya ito at naging driver na lang sa construction project. Samantalang si Sun Yong naman ay itinuloy ang modus at nag-hire ng mga trabahador upang patuloy niyang maranasan ang marangyang buhay. Napako na sa utak niya ang pagiging ganid, kahit na ang kapalit nito ay kapahamakan ng ibang tao. Tapos na po, kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!